Good day, Grade 6! Welcome sa Quarter 3, Week 5 and 6 ng Distance Learning sa Araling Panlipunan. Tatalakayin natin ang pagbangon at pagkakatatag ng Ikatlong Republika. Narito ang ilan sa mga salita na gagamitin sa ating aralin, basahin at unawain ang mga ito. Rehabilitasyon. Ito ay ang pag-aayos muli ng mga gusali, pabrika, taniman at mga bahay na hindi tuloy ang nawasak ng digmaan. Reconstruction. Ito ang pagbabalik muli sa dating anyo ng mga gusali at infrastrukturang nawasak na. Ikatlong Republika. Ang pamahalaang itinatag noong lumaya ang Pilipinas mula sa Estados Unidos. Parity rights, ang karapatan na binigay sa mga Amerikano upang gamitin ang likas na yaman ng Pilipinas. Special relation, ito ang ugnayan ng Estados Unidos at muling layang Pilipinas na mas malapit kumpara sa ugnayan ng mga nasabing bansa sa ibang mga bansa. Kasabay ng pagbalik ni General Douglas MacArthur sa Pilipinas ay ang pag-uwi ng pamahalaang Commonwealth sa Kapuluan. Ito ay pinamumunuan na ni Pangulong Sergio Osmeña na dating pangalawang pangulo ng namayapang si Pangulong Manuel Quezon. Si Pangulong Sergio Osmeña ang pangalawang pangulo ng pamahalaang Commonwealth at ikatlong pangulo sa kasaysayan ng Pilipinas. Pangunahing suliraning kinaharap ng pamahalaan ni Pangulong Sergio Osmeña ay ang pagbangon muli ng Pilipinas mula sa digmaan. Tinatayang nasa 1 milyong Pilipino ang namatay at 100,000 dito ay nakatira sa Maynila. Halos nawasak din ang Maynila dahil sa matinding labanan ng mga Hapones at Amerikano. Sa katunayan, pangalawa ang Maynila sa Warsaw sa Poland sa pinakawasak na lungsod matapos ang digmaan. Nasira din ang mga kabuhayan at pananim ng maraming Pilipino kaya marami ang nagutom at namatay. Ayon sa War Damage Commission, umabot sa $800 million sa panahong yaon ang presyo ng lahat ng nasirang ari-arian sa Pilipinas. Halos 70% ng lungsod ng Cebu ang nasira, 35% ng Bacolod at 90% naman ng Zamboanga ang nawasak dahil sa digmaan. Kailangan din kaagad isaayos ang mga daanan, tulay at iba pang infrastruktura upang magpatuloy muli ang buhay. Maliban dito, kailangan ding hilumin ang sugat na naidulot sa mga Pilipino ng pagtataksil at pagkakanulo sa kanila ng mga kapwa Pilipinong naging kolaborador sa mga Hapones. Napakalaki ng hamon sa pamunuan ni Sergio Osmeña na kailangan ding paghandaan ng tuluyang paglaya ng bansa. Isa-isang hinarap ni Pangulong Sergio Osmeña ang suliranin ng Pilipinas na dulot ng digmaan. Naniniwala siya na ang pagkakaisa ng bayan ay siyang susi sa pagharap ng mga suliranin ito. Maliban dito ay sinimulan na din ni Pangulong Sergio Osmeña ang paniningil ng bayad pinsala mula sa Hapon, gayon din ang paghingi ng tulong mula sa Estados Unidos. Upang litisin din ang mga Pilipinong kolaborador ay tinatag niya ang People's Court upang hatulan ang mga ito sa kanilang pakikisa sa mga Hapones. Hinarap din ni Pangulong Sergio Osmeña ang paghahanda ng kalayaan ng Pilipinas at kung paano ito bubuin ang bagong pakikipag-ugnayan sa Estados Unidos. Natapos ang pamumuno ni Sergio Osmeña sa bumabangong Pilipinas noong matalo siya sa halala ni Manuel Rojas noong April 23, 1946. Minana ni Pangulong Manuel Rojas ang pagbangon ng Pilipinas mula sa abo ng digmaan. Kinilala din siyang ikatlo at huling pangulo ng pamahalaang Commonwealth at gayon din bilang unang pangulo ng malayang ikatlong republika ng Pilipinas. Sa kasaysayan ng Pilipinas, si Manuel Rojas ang ikalimang pangulo ng bansa. Tuluyang lumaya ang Pilipinas sa pananakop ng Estados Unidos noong July 4, 1946. Pinasanayaan ang bagong layang Pilipinas at pamahalaan nitong ikatlong republika sa pamumuno ni Pangulong Manuel Rojas at pangalawang pangulo Elpidio Quirino sa gitna ng sira at wasak ng Maynila. Gayunpaman, ang Pilipinas ang unang bansang lumaya sa lahat ng mga kolonya sa mundo matapos ang ikalawang digmaang pandaigdig.
Naging inspirasyon ang muling naisilang na bansa para sa iba pang kolonyang nagsimulang makipaglaban na rin para sa kanilang kalayaan. Nangako naman si Pangulong Manuel Rojas na babangon ang bansa sa pamamagitan ng pagpatupad ng 3 R's o Rehabilitation, Recovery at Reconstruction. Sa pamamagitan ng rehabilitation o rehabilitasyon ay aayusin muli ang mga gusali, pabrika, taniman at mga bahay na hindi tuloy ang nawasak ng digmaan. Ilan sa mga halimbawa ng mga nasira talaga ng digmaan ay ilang mahalagang pagawaan tulay daanan, daungan ng barko at iba pa. Kailangan muling gawin ang mga ito upang magamit at mapagsilbihan ang mga Pilipino. Tumutukoy naman ang reconstruction o rekonstruksyon sa pagbalik muli sa dating anyo ng mga gusali at infrastrukturang nawasak na. Ilan sa mga muling binuo sa kanilang mga dating anyo ay ang mga matatandang simbahan tulad ng Katedral ng Maynila. Upang maisagawa ang 3 R's, kailangan ng pamahalaan ni Pangulong Manuel Rojas ang pondo para dito. Isa sa maaaring pagkuhanan ay ang bayad pinsala ng bansang Hapon dahil sa kanilang pananakop sa Pilipinas. Sa kasamaang palad ay wala pang kakayahan ng panahon na iyon ang bansang Hapon para bayaran ang Pilipinas. Maliban sa bansang Hapon, ang Estados Unidos ang maaaring tumulong sa Pilipinas bilang dati nitong mananakop at dahilan bakit nasali sa digmaan ang Pilipinas. Nagpaabot naman ng agarang tulong ang Estados Unidos. Ang mga tulong na ito ay nakapaloob sa bagong ugnayan ng Estados Unidos at ng bagong layang Pilipinas na tinawag na Special Relation. Maganda itong pakinggan dahil parang nais parating na mas kakaiba at malapit ang pakikitungo ng Estados Unidos sa Pilipinas. Gayunpaman, may hindi pala magandang kalakip ang Special Relation na ito. Maliban dito ay ibinigay din sa Pilipinas ang maraming gamit ng Estados Unidos na ginamit sa digmaan ayon na rin sa War Surplus Act. Sa mga naibigay na gamit na ito nagmula ang mga unang jeep, ang pangunahing pampublikong sasakyan sa Pilipinas. Ang mga jeep ay dating mga sasakyan ng mga sundalong Amerikano na ginawang pampublikong sasakyan ng mga Pilipino. Mayroong mga kapalit ang mga tulong na ito ng Estados Unidos. Isa na dito ay ang napapaloob sa Belt Trade Act na Parity Rights. Ang Parity Rights ay ang pagbibigay ng pantay na karapatan sa mga mamayan ng Estados Unidos upang pakinabangan at gamitin ang mga likas na yaman ng Pilipinas. Maraming tutol dito dahil ang likas na yaman ng bansa ay dapat lamang sa mga Pilipino at hindi para sa mamayan ng ibang bansa. Kaakibat ng Belt Trade Act ang walang buwis na ipapataw sa kahit gaano kadaming produkto ng Estados Unidos na papasok sa Pilipinas. Samantalang may kota o nakatakdang bilang lamang ang produkto ng Pilipinas na makakapasok sa Estados Unidos na walang buwis. Maliban dito, nakapaloob din sa Special Relation ng Pilipinas at Estados Unidos ang pananatili ng mga base militar ng Estados Unidos sa Pilipinas. Ilan sa mga lugar sa bansa kung saan nananatili ang hukbong militar ng Estados Unidos ay sa Subic, Zambales at Clark, Pampanga. Marami ang nagkaroon ng agam-agam sa pananatili ng mga base militar na ito dahil bilang malayang bansa ng Pilipinas, ang hukbong militar lamang dapat nito ang mayroong base sa bansa. Maliban dito, dumarami na rin ang bagong kalaban ng Estados Unidos at ang pagkakaroon ng base militar nito sa bansa ay magiging dahilan muli ng pagkakasangkot ng Pilipinas sa isa na namang digmaan. Ito ang dahilan upang makita ng maraming Pilipino na ang Special Relation sa pagitan ng Estados Unidos ay parang pagmamalabis pa rin sa bansa. Maliban sa pagbangon ng Pilipinas mula sa digmaan ay may iba pang hinarap na suliranin ang pamunuan ni Pangulong Manuel A. Rojas. Isa na dito ang korupsyon sa pamahalaan kung saan maraming pera na dapat sana ay para sa pagsasaayos ng bansa ang napunta sa bulsa ng mga sakim na opisyal ng pamahalaan. Naging hamon din sa pamahalaan na mabigyan lahat ng Pilipino na nawalan ng ari-arian noong digmaan. Ang pangkat na hukbalahap o hukbong bayan laban sa Hapon na noon ay lumalaban sa mga Hapones sa gitnang Luzon ay naging kilala na lamang na huk. Pinaglalaban nila ang reforma sa lupa sa gitnang Luzon at mas maging pantay sa yaman ang mga Pilipino.
Kalaunan ay naging kalaban ng pamahalaan ang hook dahil nagsimula na itong magnais na mapatalsik ang pamahalaan. Hindi natapos ni Pangulong Manuel Rojas ang kanyang termino dahil biglaan siyang namatay dahil sa atake sa puso habang pangulo ng bansa noong April 15, 1948 matapos magtalumpati sa Clark Air Base sa Pampanga.